Hello mga kapapas! Welcome back po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nagsubscribe at paguhan pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para po sa ma-update kayo sa mga susunod na mga video. At maraming salamat po sa lahat na nag-like at nag-subscribe sa aking channel. Tara, samahan niyo po ako! Ngayon po, ituturo ko po sa inyo ang tatlong tips kung paano magluto ng tinapay sa bahay gamit po ang electric stove. Ayan po, ipapakita na po natin. Una po natin gagawin ay i-preheat po ang ating oven sa 425 ang temperature niya. Ayan. Ang pangalawa pong tip ay ito pong may baking sheet po dito kung ano man ang pwedeng mailagay natin sa ilalim. Kasi po, kasi yung ano coil ng oven ay nasa ibaba po. Pag magbe-bake po tayo, yan po ang gumagana lang. So, kakaiba po to sa regular na oven. Ngayon, ang tip po natin gagawin ay ilalagay po natin ito dito sa ibaba para maiwasan pong masunog ang ilalim ng tinapay. Ngayon po ay na-preheat na. Pwede na po natin ilagay yung lulutuin natin na tinapay. Kailangan po may space siya. Ayan. Ilagay nyo po sa bandang ibabaw. Para isa-isa lang po ang salang. Kasi po pag dalawang tray sa salang nyo, hindi po maluluto ang sa ano. Hindi po kasi ito convectional oven. So, lalagay ko muna siya sa 12 minutes. Ayan po yung pangalawang tip na bibigay ko sa inyo. Ayan, tapos na po ang 12 minutes natin niluluto. Ayan, narinig nyo po. Ngayon po ay babaligtarin po natin. Ang pangatlo pong tips ay babaligtarin po natin yung sinalang natin na tinapay. Depende po sa laki ng inyong tinapay, gano'n yung kalaki at pindi po ko kayo nila magdansa. Pero sa itong 100 grams na dough ay 80 to 100 grams ginawa ko plus ng 12 minutes. Tapos babalikta rin po natin siya ng another 3 to 5 minutes. So ayun po. Ayun po tayo. Samahan niyo po ako. Babalikta rin na po natin yan. Kasi po ang itong electric stove po ay hindi po pantay ang init. Ayan, nakita niyo po niya, babalik ka rin po siya ng another 3 minutes. Same temperature lang po. 3425. Ayan, cook time 3. Nag-preheat po siya, kaso okay lang po yan. Pero mainit pa naman ang oven. Ayan na, tapos na po. Binaliktan na po natin ng 3 minutes. Ngayon, hahaunin na po natin. Kailangan po kayong gumamit ng oven gloves para hindi po kayo mapasok. Ay masakit po sa kamay at mapapasok. Mas masakit pa sa iniwalayan ng asawa. Ayan na po. Hahaunin ko na po siya. Maganda na po ang kulay. Pantay na po siya. Oh, wow! Papakita ko po sa inyo ang ilalim kung maganda ba ang pagkatusta. Ayan, hindi po siya sunog. Ayan pong pinakama ano na tip na kailangan mong gagawin para hindi masunog ang ilalim ng inyong tinapay. Ayan po, haanin ko na po. At kailangan ng mga pagkape. Ayan, napakasarap na tinapay. Wow! Woo! Pwede itong papalamanan natin ng peanut butter. Samahan niyo po ako pagkakain na ako. Mag peanut butter po tayo with mainit na pandesal. Sarap! Okay yan mga kapapas, ito na. Atin na pong papalamanan ng ating nilutong tinapay. Ito po ay pandesal.
Oo, mainit na mainit. Wow. Woo. Malambot siya. Fluffy, fluffy. Tingnan nyo po. Ayan. Kaya medyo brown po kasi brown sugar ang ginamit po ko dito. Hindi po white. Pero masarap po siya. Ngayon, kumuha lang po kayo ng katamtaman na peanut butter. Huwag pong dadamihan kasi lahat ng bagay na madami at sobra ay, ay hindi na po nabaganda. At hindi masarap. Yung katamtaman lang. Ayan. Ayan, ayan. Nalulusaw po siya dahil mainit na mainit yung pandesal. Ayan. Tapos meron kayong ayan, kape. Diba? Po. Timpla po ito ng aking misis. Masarap po ito. Pag timpla ng ating asawa, kahit anuman ang ginagawa at niluluto niya, masarap po. Tandaan niyo yan. Hmm? Ito? Tsaka, kakainin ko na po ito. Ito, samahan niyo po ako. Unang kagat para sa inyo, ha? Mmm. Mmm. Sarap. Wow. Mmm. Mmm. Yan, susundan niyo lang po yung tatlong tips po. Gagawin niyo yung pagka kayo nagluto ng sinapay. Kung sino po yung hihingi ng mga ingredients, mag-comment lang po kayo kung gusto niyo humingi at ilalagay ko lang po sa link sa baba or isusulat ko sa description para po kayo makakuha po ng idea kung sasunod na kayo gagawa ng tinapay. Hey bo, susundan nyo lang po yung tips na ginagawa ko. Ito, matagal ko na po itong niluluto sa oven ng sa aking bahay. Hindi po kasi commercial eh. Kaya siguro po nakuha ko sa aking idea lang po ito. Pero ito ay malaking may tutulong sa inyo pag nagluluto kayong tinapay, sa, lalong-lalo na sa bahay. Masarap. Masarap po. Yan. Fluffy. Tingnan nyo po tinapay. Kaya nilagyan ko ng ano sa ilalim, hindi siya nasusunog, di ba? At crispy siya. So yan po. Maraming salamat po sa iyong panonood. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Hit ng bell for notification para po sa susunod na video na ating gagawin, ma-update po kayo. Ayun po, kung saan sulok man kayo sa mundo, mag-ingat po kayong lahat at happy Sunday. Ingat po kayo. Bye-bye!